It's so interesting. It's so gratifying. It's so fortifying even. Nakakapagpatibay din siya ng loob niya. Diba? Siguro nasa tamang lugar tayo. Tama itong ginagawa natin. Maganda siguro talaga itong ginagawa natin kung marami pala tayong buhay na napabago, napapagaan. Diba? Kasi actually yun yung ano, hindi ko alam kung ano na kung common comments line, pero most of the comments I'm getting is parang thank you or thank you for making our lives a lot lighter. Thank you for making us believe in love. Thank you kahit matanda na ako, napapabata ako. Yun yung feeling nila. And then meron ring mga ano na thank you. Kayo ang gumawa ng show kasi I can discuss it with my daughter. The show teaches the right values. So, yun. So, nakakatuwa. Yun lang. And kaya rin ako makatito to say thank you to your fans and to the fans of HIH who are listening in. So, thank you so much. I hope you enjoy episode 10. Enjoy nyo muna mamaya yung episode 9. And yun nga, sa A to Z, sa Kap Chan, at saka sa Kapamilya Online Live, and yun, may special surprise kami para sa inyo. So, panoorin nyo. Surprise meaning Miss Van May dinagdag. Hindi. Basta, may surprise. Panoorin na lang nila. Basta may surprise. Basta, that's why I was saying kanina in my IG story to rewatch episode 4 and 5. Because whatever the surprise is, it's something that happens between episode 4 and 5. So yun na. It's sometimes nice to rewatch old episodes. And then like, oh, okay, parang may ganon. So later meron ganon na, oh, okay, may ganon. And I hope na matuwa sila sa mapapanood nila. So yun. Ayun, naiyak ka na ba? Umiyak ka na ba? Nagsasapaks ka na ba? Medyo po, Miss Van. Pero yun, gusto ko lang din magpasalamat. Yun. Ulit-ulit ko naman siyang sinasabi na thank you for this opportunity. Yun, parang, I know na malaking project to bilang dati akong kapamilya. Alam ko talaga malaking. Uy, kapamilya ka pa rin. Hindi mo sasabihin dati kang kapamilya. I mean, hanggang sa doon, kapamilya ka pa rin. Ano? Kapamilya employee. Oo. Abay. Ilang dati akong kapamilya employee at malapit ako sa marketing. So alam ko talaga na napakalaking project nito. Pero yon, very thankful ako. Saka nagulat ako sa response ng tao. Thank you to show you well, though. Yan, sa response ng tao na sobra nilang in-embrace yung story na to. Well, hindi naman din nila kasi talaga ilalove you ng bonggang-bongga kung hindi rin naman po dahil sa inyo. Kasi the way you, tawag doon, halim mo na kayong word. The way. What? What do you want to say? What verb are you looking for? Yung lagi po nating sinasabi. Alin? From the book to... Adapted. Yan. The way you adapted the story of Maxine PG was very beautiful po. Yun nga, sabi nyo nga, binigyan nyo ng ibang experience yung tao dun sa... Yeah. Saka parang pinalawak niya talaga yung kumbaga target market. So yun, maraming salamat po. Maraming salamat din, President Mix. gusto nila umiyak ka for some reason. Iiyak na yan. Ko kaya yung nag-post. Kayo po ba yung nag-post yung kay Sophie? Oh my gosh, talaga yun. Sabi ko. Si Sophie yung nag-post, no? She tagged me. So I reposted it. And I meant it when I said na I really thank her for her generosity, her humility, her hard work. Actually, it was early in the morning. Sabi ko nga, grabe tong show na to. Talagang nasira niya ang aking sleep cycle. Sirang-sira na talaga. It's like, hindi na kayo natutulog, Miss Van. Minsan, hindi na ako. Hindi, ang hirap na matulog kasi, like, this is the difficult thing siguro with our industry, no? I mean, kapag may kailangan tapusin, di ba? Kapag may ano, kung ano oras yung darating, so dapat ready ka, di ba? So, if that means alas tres ng umaga yon, then gising ako ng alas tres ng umaga. So, yun yung, sinasabi ko nga, hindi naman po sa nagpapaano ako, pero totoo po to, may mga cost yung show na hindi nyo nakikita.
nakikita at hindi niya nararamdaman. Kasama na doon ang mga tulog namin, di ba? Hindi naman, ano, di ba? So yun. So, it takes a lot out of all of us. And I'm just happy that, yun nga, the work came out very, very well. And the viewers love it. So, in a way, parang napabawi. Hindi ko maibabalik, hindi ko mababawi yung tulog na yun eh. Alam mo yun, yung tulog na nawala. Hindi mababawi yun, diba? Pero yung, kumbaga nakakatulong, nakakabawas pagod. Siguro yun yung best. Nakakabawas pagod yung fact na may magsasabi sa'yo na thank you kasi nabago mo yung buhay ko. Thank you kasi may natutunan ako sa palabas ninyo. So yun, nakakaano yun, nakakataba ng puso, nakakabawas pagod po sa amin. And lalo na kunyari, like, pag iniisip ko na, oh my gosh, really, I'm so thankful for people like Sophie na unexpectedly came into our lives. I'm really so glad that it was her. Alam mo yun, I'm really so thankful. That's why nag-message. Parang feeling ko ilang weeks na kami nag-message ni Sophie na thank you. Tapos kanina, nakita ko na naman. And like thinking about it, sobra ako natatouch lagi kay Sophie because she's one of really the most genuine people and very, ano, di ba? Very, very generous. Generous talaga yung word na naiisip ko kay Sophie. Eh. Other than talented, other than intelligent, I think it says a lot about her that she's very generous, she's very humble. She didn't think of this as a small role. She took it on and like made it her own and diba, was so brave in being Amy. Diba? Kems kung kontrabida siya, diba? Not every artista would want to be quote-unquote kontrabida, diba? But here's someone who said, I don't think of it as a contravida role. I don't think of it as a small role. And she embraced it and she embraced all of you. And we're so much, parang the show is so much better because of that. Because we came upon her. She landed on, ano, in a way, on our doorstep. Parang, so I really thank Sophie for that. So, yun yun. So, ikaw rin, di ba? Swerte rin naman kami na ikaw, naging ano, kahit pinahirapan ko sa English lines. Diba? Okay lang po, Miss Van, at practice. Pinuhin ko naman talaga. Magandang practice for you. Yes, yun yung ano doon. So, gusto ko talaga nilang umiyak ko. Lahat sila nagsasabi, iyak na yan. Gusto ko din ako umiyak. Oh. Umiyak ka na ba uli since thinking about the fact na magtatapos na tayo and yan, may concert pero yun na nga. That's it, pansin. Di ba po, Miss Van, kasi siguro parang hindi pa siya nagsisink in sa akin. Siguro in time. Like, for example, nung nalaman ko po na mare-retrench ako, nung nalaman ko, hindi pa siya, alam mo yung hindi pa sumusuntok sa akin, hindi pa nagsisink in. Uh-huh. Pero parang after nung ilang weeks or after a month nga ata. Yeah. Lang siya talaga nag-sing yun. Tapos doon na ako yung sinumagol. Doon na ako, kailan na ako. Wala na lang yung subuhay. Ganyan, yung ganyan ako. Excited ang Miss Van. Doon ka umiyak. After a month. After a week or after a month. Actually, alam mo, same thing yun yung nangyari. Hindi naman sakto sa'yo, but naalala ko nung, di ba, nagkaroon ng pandemic and then yung first na, di ba, yung parang nawala tayo sa ere, and then hanggang completely nag-shutdown. Parang yung time na yon, parang I was just like, parang don't feel it kasi you need to work, kasi you need to help the company, you need to make sure, di ba, that we can stand, di ba? Because we kumbaga in a way, kung parang ko siya, di ba, you want to keep the ship sailing, di ba? Parang ayaw mo lumubog yung barko, di ba? Parang ganyan. Alam mo, hindi ako naiyak until yung parang lahat nung frustration ko, yung anxiety ko, lahat nung even galit, I could say galit, diba? Nararamdaman ko. Naramdaman ko na lang siya the day after. Yung the day after nung sa Senate, dun sa Congress. Dun na lang. Tapos, alam mo yung naiyak ako, not just for the company. Alam mo yung naiyak ako na parang
kasi hindi pa kayo pinapanganak noon eh. I was how old was I? I was 7? No, I was 6, 7 years old when the EDSA revolution happened. And talagang ang nag-sink in sa akin, parang this is what my parents had fought for. Like at 6, you're cognizant of the fact that your parents are going out there into the street and you're not really sure if they're gonna come back kasi hindi mo naman alam kung ano mangyayari. I mean, thankfully it was a peaceful revolution, diba? But if it weren't, the way I thought about it was I could have been orphaned. My sisters and I would have been orphaned. This is what they would have fought for. And then it dawned on me that my dad had died in 2018, and then my uncle, who was also with us nung time na pinaglalaban lahat yan, had also died already. And I was thinking, grabe, wala na sila rito. I don't know how they'd feel if they saw this. Alam mo yon, na parang this is what your elders fought for, and this is what's happening. So parang doon ako naiyak para sa mga bata na sabi ko, wala akong anak ah, may mga pamangkin ako, wala akong mga anak. But you're thinking about the young people in our world, and this is the world that they live in. Like, how could we give them a better world? I mean, that's what dawned on me. And yun, doon ako naiyak. Parang feeling ko, di ako na ano. Parang antagal ko siyang hinold, tapos sumabog na lang isang araw. Yun, parang di ako makabangon. So dito, hindi ko rin alam kung kailan ako iiyak. Kasi parang nakaganan pa eh, nakahold. Parang, we're just working, ganyan. And baka kayo ganun din. Baka hindi nyo pa nararamdaman. Kailan mo raramdamin? Or inisip pa, baka pagod lang ako, kaya hindi ko siya, kasi pagod ako, alam mo yun. Minsan sa pagod mo, yung wala ka nang nararamdaman. Alam mo yun, may mga ganon. Pagod ka lang, sige na. Tulog mo na lang yan. Kung ginagawa yung utak mo. Ano? Sorry? Marami ka pong ginagawa yung utak mo kung saan siya pumupunta. Kasi hindi siya nakakapag-relax. Hindi mo magsisikip ang nangyayari. Oo, hindi. Alam mo, actually, for this show, parang feeling ko, the whole time I was writing it, once lang ako naiyak while writing it. And that was in episode 9. sometimes when you write live, or for example, if I write a confrontation scene, and let's say I have a co-writer, when I write a confrontation scene, usually, nag-debate, kung ano yung sasabihin ng character, sinasabi namin ng co-writer ko. So, nagbabatuhan kami ng linya. Kunyari, yung One More Chance, co-writer ko dun si Carmi. Like, kung ano yung, kunyari, ako yung Popoy, siya yung Basha. So, parang, ano mo yun, susulat namin, depende kung ano yung palitan namin. Ganon. So, ganon siya. So, dito, umabot kasi sa point na ako na lang talaga nagsusulat ng revise eh. Nagre-revise ng lahat. Ako na lang gumagawa ng lahat. Sa akin kasi, ang favorite ko na nasulat dito sa HIH na eksena and the lines is yung sa ano, isa doon sa favorite ko. Actually, isa sa akin sa pinakakilig. For me, ito ang kinoconsider ko pinakakilig. Is yung scene nung ano, yung andun sila sa may ano, parang trellis. Yung may bulaklak, may Tivoli lights. Yung nandun rin si Randall. Naiyak ako talaga nung sinusulat ko yung lines ni Dave. Na yung what if hindi sila nagkatagpo, 'di ba? Yung I would have just been some random guy you met on the side of the road. I was crying. I don't know what happened to me that I was crying when I wrote it. But I didn't think that Donnie would actually cry when he delivered it. Alam mo 'yon? Kasi like when I was writing, like I really felt it, everything that Dave was saying. I felt it when I was writing it. Pati yung sagot ni Max na... Actually, ang hirap nung isipin ko ano yung sasagot ni Max about having a miracle. Because I couldn't let her say, I love you yet. I mean, but you had to get as an audience that basically she was saying, I love you, without saying, I love you. You get it? Diba? Kaya ganun rin naman ang reaction ni Randall eh.
Kasi parang, what did I just see? Di ba? Parang, what the? Di ba? May ganun na, na feeling yun, di ba? So, so yun, I mean, sa buong process, parang, yun talaga yung, that was the one and only scene na when I was writing it, like, naiyak ako thinking about how it might come off, how they might do it. I thought really Donnie wouldn't cry. Hindi ko naman sinulat sa scene na kailangan niyang umiyak eh. Sinusulat, na umiyak lang ako habang sinusulat ko. So nagulat ako nung, ay, umiyak siya. Sorry ko. Ano, nagulat ka na naiyak siya? Nagulat din ako na, ay, umiyak siya. Nagulat ako nung. Diba? Okay. Pero isa sa mga, ano, I always love, and I always find it funny, whenever I write the RJ Dave scenes. Kasi gaguhan siya eh. Gaguhan. Alam mo yun, tapos nag-i-increase lang yung gaguhan in every, ano. I really loved writing the basketball scene. I mean, because parang, like, okay, sinasabi nila I'm very masculine when I write. Like, usually pag may co-writer ako, kunyari, I'm usually taking the guy character because I'm not a very emotional person, I think. So, like, I usually take the guy character. So, it was like, okay, writing two guys, but I wanted them to sound like real dudes. Alam mo yun? I don't want them to sound like guys from the point of view of a girl. You understand what I mean? Yung parang, I don't want to make them so soft. I don't want to feminize them too much that they're not real. I want them to be guys that girls would want to end up with, but guys would also want to root for. You understand what I mean? Kasi meron minsan pag nagsusulat ng guys sa mga romances, yung parang, ano ba yan? Parang hindi na totoong lalaki yan kasi ano na, parang, ano? Malambot, parang. Oo, or in the words of another writer, Dinibol, D-E, D-E-ball. Tinanggalan ng balls. Parang ganun. D-ball. Parang ganun yung, ano. Na, so I don't want to write them that way. So, it's so, for me, like, I like writing that basketball scene. And I really love yung, like, confrontation. Hindi naman confrontation, pero yung gaguhan nga sa hospital. I love that scene so much. I find that so funny. Matawa ka, natawa. Diba, isn't it funny? I find it so funny. Griffin ko. Bakit? Ikaw. Griffin ko. It's so funny. It's so, I find it so funny talaga. And then, itong scene na to sa episode 9, hindi lang yung hawakan, yung hamunan. Yung hamunan ay asal gago, asal bully, diba? Parang gano'n. Na tipong, and ako naman talaga, I was really imagining, like, siguro nga, I'm more Max in the same way na, okay, you're gonna have a pissing contest here, fine, I'm gonna leave. Di pong gaganunin ko yan eh. Okay, kaya ganun ang reaction ni Max na, sige, suntukan kayo, goodbye. Di ba? Parang ganun yung, ano ni Max eh, di ba? Na, ah, ganun, o, di ba? Pero, nakita mo naman na, yung dalawang lalaki, pareho siyang mahal. In a sense, kasi you have Dave who's so worried about her that, alam mo yun, he keeps calling her, keeps wanting to know, are you okay, diba? Pero, grabe naman yung selos nung pinakitaan ni Kim ng kung aning-aning, diba? Galing na naman detective ni Kim. Alam mo, feeling ko talaga magiging detective si Kim pag laki. Kasi siya nakaano, siya nagbunyag nung ano, tungkol kay Elle, diba? At saka kay... Ano? Pag-edit, may vlog agad siya. Oo, mabilis. Kaya niya. I would imagine, ay, mga Gen Z yan, marunong yan sa maraming apps. My gosh, kayang-kaya nila yan. Same day edit, same hour edit, kayang-kaya niya, diba? Tapos, anong tawag dito? Si, diba si Dave is so concerned about her, diba? Pero grabe yung series nung nakita. And then you have RJ na... Wala namang kaalam-alam na meron na palang thing si Max at Dave. At walang kaalam-alam sa nangyayari sa buhay ni Max, di ba? Gusto lang uling maging kaibigan, di ba? Na, tell me what's wrong. Alam niya agad eh, isang tingin pa lang doon sa kaibigan niya eh, di ba? Wala pa sinasabi si Max eh. Pagdating pa lang sa bilyaran, ala, something's wrong. Alam niya agad eh, di ba?
At alam niya, itong kaibigan niya, hindi agad itong magsasalita, kaya kailangan muna sila magbilyaran. Alam mo yon, may ganun sila eh. Consistent yon sa love story nila na hamunan muna sa bilyaran. Diba? Kasi ganun ang ligaw. Diba? Parang kailangan talunin muna or something like that. Diba? May mga ganun sila eh. Sa episode 6 yan, diba? Yung pinag-usapan kung ano yung kailangan mangyari para maligawan siya ni RJ. Diba? So ganun. So, hanggang nag-open up lang na, 'di ba, parang ito yung nangyayari sa akin, tapos 'di ba, yung merong part na mahal niya enough na sige, just tell me what's wrong, I'll listen. Hindi naman siya nag-i-insist na magkabalikan tayo, nakikinig lang siya sa kaibigan niya, 'di ba? And he was seriously concerned na binubuli to ni Dave, 'di ba? Parang ganoon. So yun yung ano doon. So nakakatawa nung nagharap na silang pareho, si Dave at si RJ. Kita mong pareho nilang mahal. Tapos kita mong pareho rin naman silang may pagkakamali. Kasi nga yung isa bully dahil ginawa niya to, yung isa gago dahil ginawa niya to. Alam mo yon. Pero pareho nilang mahal, 'di ba? Yung hawakan ng kamay. 'Di ba? Yung parang gusto mo yon. So, yung mukha ni RJ. Ay, yung mukha rin ni Dave, di ba, nung hinawakan? Hinawakan rin yung mukha rin ni Dave na parang, okay, di ba? Tapos alam mo yun yung tipong, I like the fact that they love her enough. Both of them love her enough to come to a truce. Di ba, na parang, huwag mong bibisitin, huwag mo rin bibisitin. Di ba, may ganon. At saka, nagparaya yung isa. Kasi hindi niya mahahatid eh, kasi bawal siya dun sa bahay, di ba? Ang laki nun. Ano? Grabe yun, pinaubaya niya. Tapos kaya nagulat ako, inatak niya bigla sa, oh, wait, di ba siya tapos? Diba? Only to be surprised na hindi. Text mo ako pag uwi mo. At saka yung kanyang little speech, di ba, about how her life, di ba, would be different, di ba? If you notice, lahat nung inaangst ni Max, you know, hindi man inaangst, lahat nung sinasabi ni Max about wishing her life were different, that is, in a way, that is her voiceover in the first episode, the opening voiceover. If the fans watch right now, yung first, sino yung